Hello everyone! So for today's video ay ito naman pong cute na cute na purse na ito ang ituturo ko sa inyo. Pakicheck na lang po sa description box ang materials na kailangan natin para sa tutorial na ito. May video po ako na ginawa, ilalagay ko na lang din ang link para mapanood po ninyo. Okay? So, umpisahan na natin ang ating tutorial. Para sa tutorial na ito, gagamit ako ng 2.5mm ano. And then, para mas matigas, para mas maganda yung kalalabasan. Gusto ko kasi yung matitigas. Charot! Okay. So, make a slip knot. Haba-habaan na lang muna at mamaya na sikipan. So, sa project na to, single crochet lang po yung gagamitin nating stitch. Kapag combination of short and long single crochet is spike stitch. Okay. Mag-start tayo dito sa part na to. Okay. Insert our hook. Grab nyo yung loop na yan and then pull it through the hole. And then let's make a long chain. Yan, long chain ba tawag dyan? To begin our stitches. Into the same hole, let's make one long single crochet. Pwede nyo nang itago itong tail na to or discarte ninyo kung paano ba yung pagtatago na gagawin nyo dyan. Let's make one single crochet here. So, meron tayong dalawang stitches dito. Isang long chain at saka yung one long single crochet. Para sa corner stitch, mga kapatid, gagawa tayo ng 4 single crochet. So, ilang corner ba? Meron tayo dito 1, 2, 3, 4. And then, the rest of the holes are 2 single crochet na lang. So, 4 single crochet into this corner hole. One, two, three, and four. Yan. So, sa side hole na po tayo, work on 2 single crochet. One, and two. Repeat lang natin tong pattern na to para sa susunod na 1, 2, 3, 4, 5, 6 holes. Okay, ngayon nasa corner hole na ulit tayo. Let's work on 4 long single crochet. Dito lang sa isang hole na to. 1, 2, 3, and 4. Into the next side hole, work on 2 single crochet. 1, and 2. So, as is lang yung gagawin natin, corner hole, work on 4 single crochet, and side holes, work on 2 single crochets. At magkita-kita na lang tayo dito sa last part. Okay, after natin gawin yung last corner hole, let's chain 1. And then, slip stitch into the first top chain of our first round. So, ito yon. Malinaw na malinaw, ito yon. Slip stitch tayo dito. Slip stitch. Okay? So, ito ang ating first round, which is connected siya dun sa ating faux leather. For the second round, kailangan lang po natin gumawa ng single crochet. Okay? So, to begin that round, chain 1 first. And single crochet into the same stitch or hole. So, ito yun, ano? Single crochet. One single crochet again into the next stitch. So, to make it clear, chain 1 and then 1, 2 single crochet. For the corner stitches, mga kapatid, mag-i-increase po tayo dito. So, ang corner stitches natin ay itong 1, 2, 3. Okay? So, dyan, ibig sabihin, 3 times tayo, mag-i-increase. This is the first increase.
one single crochet and one more single crochet into the same stitch. Ayan po ang ating first increase, second increase into the next stitch, third increase into the next stitch. Ayan. So, yung pattern na yun ay hindi lang natin dito gagawin dahil nga apat ang corner neto. So, apat na beses po dapat tayo mag-i-increase ng tatlong increase. 1, 2, 3, and 4. Para naman dun sa mga stitches na wala sa corner, one single crochet lamang po yun. So, one single crochet, one single crochet, all the way to this stitch. Okay, makita-kita po tayo dito. Andito na tayo sa corner stitches. So, kailangan po natin mag-increase. This is the first increase. Second. And third. One single crochet. 1, 2, 3. Sa 3 stitches na yan. One single crochet. One more single crochet and another single crochet. Nasa corner stitches tayo, so alam nyo na ang gagawin. Mag-increase po tayo dito. Gawin nyo yon at magkita-kita tayo dito sa ating joining stitch. Andito na tayo sa last corner stitches. Ano? After natin magawa yung tatlong increase, 1, 2, 3, maglalagay tayo ng one single crochet dito sa space na to. Okay? So, don't forget this one. This is very important. Okay, and then, from here, hindi na po tayo mag-i-slip stitch. Kasi, magkukontinue si stitch na po tayo ng spike. Okay? So, for the one first round, second, for the third round, kailangan na po natin gumawa ng spike stitch. At mag-uumpisa yon dito sa stitch na to. So, makikita nyo tong this is our joining stitch kung saan tayo nag-slip stitch. So, dito tayo mag-i-spike stitch, okay? So, babalutin natin ng long single crochet itong single crochet na ito. So, overlapping, ayan. Nag-long single crochet na tayo, susunod po ang short single crochet, okay? Sa kasunod na stitch. Huwag kayong malilito kasi minsan may time na expose pa din yung stitch na kung saan occupied lang siya sana ng long single crochet. As you can see, ulitin natin, itong stitch na to ay occupied na ng long single crochet. So, dapat short single crochet na doon sa susunod na stitch. Walang increase, walang decrease, wala, wala, wala. Spike stitch na po tayo dito. Susunod na stitch, kailangan ay long single crochet. Pagdating po sa corner stitch, magiging tricky siya, no? Kasi akala mo, yung natakpan niya, ay hindi mo nagagawa ng stitch. So, tatandaan nyo, babantayan nyo dito sa corner stitch na to. Dito lang naman po, okay? So, dito, nag-short single crochet tayo. Ibig sabihin, long single crochet dito. At short single crochet dito. Okay? So, gawin na natin yon. Long single crochet. So, akala mo, natakpan na to, occupied na to ng long single crochet. Hindi po. Diyan tayo gagawa ng short single crochet. So, ganun din po para sa susunod na stitches. Basta alternately lang po siya. Ano? And by the way, nakalimutan ko sabihin. So, yung single crochet natin dito ay dapat po ay may total tayo ng 60. So, 60 stitches po dapat yang nandyan sa ating second round of single crochet. Okay, so continue tayo dito. Long. Short. Long. Short. Okay, so tuloy-tuloy na po yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang kabuuan. Spike stitch, alternate of long and short single crochet all the way around. Magkita-kita po tayo dito sa may part na to kung saan tayo nag-start. Ayan, nandito na po tayo sa last corner stitches, ano. So, mag-spike stitch tayo dito sa may mga increasing chuba-chuba. So, huwag nyo lang kakaligtaan talaga yung long and short, okay?
So pagdating dito, ito. Naalala niyo yung kanina doon sa second round na sinabi ko, huwag niyong kalilimutan lagyan ng single crochet kasi important 'yon. Okay? So mag short single crochet tayo sa top chain niya. Ito na yung ating short single crochet sa top chain. At pagkatapos, dito din sa same single crochet na to, gagawa tayo ng long single crochet. Okay? So, after mo ng short single crochet, dyan sa mismong single crochet na yan, dito rin tayo gagawa ng long single crochet. Ayan. Okay? Okay. Puro okay na naman si Madam. Long single crochet. And then after that, of course, short. Okay? Ulit. Saan gagawa ng short single crochet? Dito lang. Yung kasunod na stitch. Top chain. Okay? And then, tuloy-tuloy na po tayo ulit. Yun lang naman yung mga critical part eh. So, tuloy-tuloy na lang po natin gagawin yung spike stitch. Hanggang sa tumaas na po siya ng kayo. Depende sa inyo kung gano'ng kataas yung gusto ninyo. Pero yung recommended height ko po ng spike stitch ay 2.5 inches. Okay, trabahuhin po natin yung spike stitch ng 2.5 inches lamang. Okay? Spike stitch, pagkatapos ay dito na tayo sa part na to. So, magkita-kita tayo kapag ka, depende sa inyo, 2.5 or 3, pwede naman. Okay? So, yung pinakang last stitch po niya, of course, na spike, edi dun sa part kung saan tayo nag-i-start. So, dito yon. After nyo magawa yung, after nyo magawa yung 2.5, mag-stop na po kayo ng spike stitch dito sa bahaging ito. Okay, kapag ka nakuha na natin yung taas ng spike stitch na gusto natin, gagawa naman tayo ng round off, single crochet. So, from here, i-trace nyo na lang po yung, ito kasi yung part na nag-start tayo, so i-trace nyo na lang siya pataas. At kung halimbawa ito yung last na long spike stitch, gagawa tayo ng chain 1, okay? So, hindi tayo mag-slip stitch after the long spike stitch. After the long single crochet, mag-chain 1 tayo dito. Chain 1. And then, from here, mag-start tayo ng normal single crochet. So, paikot dapat yan, okay? Itong round na to, after ng spike stitch, ay normal single crochet na po. Paikot. Again, paikot. Paikot po at magkita-kita tayo dito sa part na to. Yung last stitch ng spike stitch, okay? Okay, nandito na po tayo sa last stitch, ano? Ito yung pinakang last na long single crochet. So, maglagay tayo ng one single crochet dyan. And then, slip stitch tayo dito sa top chain ng normal single crochet na ginawa natin. Mag-slip stitch tayo dito. At pagkatapos, gagawa po tayo ng round of long single crochet. So, kapag nag-long single crochet tayo, ibig sabihin may mako-cover tayong stitches. So, ito yung mga single crochet na yon, mako-cover natin siya. Ganito po ang mangyayari. Okay? Paano ba ginagawa yon? Simple lang. Right after the slip stitch, wala na po tayong gagawing chain 1. But instead, mag-long single crochet na tayo. So, dito yon. Itong first or yung pinakang kasunod natin ng single crochet. Long single crochet. Ganon din sa susunod. Long single crochet. Paikot hanggang sa makarating tayo dito sa ating last short single crochet or normal single crochet. Makita-kita tayo dito. Nandito na po tayo sa last two stitches. And then, pagkatapos, slip stitch po natin dito sa top chain ng first long single crochet na ginawa natin. Ayan. And then, let's cut the yarn. Lagay ko yung link sa description box kung saan makakabili nitong gandang-gandang scissor na to. Okay, tapos weave po natin tong chismis na to. Okay, kapag ganito na siya, ganito na ang itsura ng inyong ginagawa. Ito naman po ang susunod natin gagawin. Itong part na to naman ang ating gagawin. So, ganito ang kanyang itsura. Yan.
Kailangan lang natin na itupi itong ating ginagawa, okay? So, kailangan talaga center na center siya, no? So, from here, itupi natin siya. Okay. At dahil 60 nga ang total number ng stitches natin, from here hanggang sa tumaas, hindi naman tayo nag-increase na. So, ituturo ko lang sa inyo yung technique, paano ba yung ganitong pamamaraan, ano, just in case gusto ninyong gumawa ng mas malaki dito, bibili kayo ng mas malaking size nito. So, let me explain. Kapag halimbawa, gagawa tayo ng ganitong design, so, ganyan siya, diba? Ia-adjust mo lang yung bilang dito sa side. Of course, kung ano yung bilang na nandito sa bandang baba, halimbawa, from here, ito yung turning point, right? Ito yung mga pa-curve. So, mag-i-start ka lang doon sa mga stitches na nandito sa kabilang side. Bilangin mo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, 8 siya. Kailangan 8 din yung stitches na iiwan mo dito sa kabila. Okay? Sa tigkabilang side yan, of course, kailangan even. Hindi naman pwedeng hindi pantay. So, 8 single crochet yung iiwan mo dyan. 8 single crochet din dito sa kabila, 8 plus 8 equals 16, right? So, yung 60 single crochet na nandito sa taas, ima-minus mo yon, 60 minus 16 equals, sige, lagyan natin ng calculator, 8 plus 8, 8 plus 8 equals 16. So, 16 stitches yan, di ba, total? So, yung 60 single crochet natin dito, all around it, 60, bawasan natin ng 16, equals 44. Of course, i-divide naman natin siya sa dalawa. Kasi dalawang bahagi, yung nangangailangan ng ganito. Diba? So, i-divide natin siya sa dalawa. 22. Ibig sabihin lang, 22 stitches yung ma-occupy natin para dito sa part na to. 22 stitches dito at 22 stitches din naman dun sa kabila. Okay? So, 22, 22, 44 plus 8 equals 260 single crochet. So, ganun lang po kapag gusto ninyong mas malaki ang gagawin compare dito sa tutorial ko. Okay, balik tayo dun sa nitupi, i-fold. So, kunin natin yung center dito. Center, center. Nakuha yung center dito. Bibilang tayo ng 4. 4 stitches papunta sa side na to at 4 stitches papunta din doon sa side na yon. So, dahil nakuha natin ang center dito, 1, 2, 3, 4. Pwede mong lagyan ng stitch marker. 1, 2, 3, 4. I-occupy na natin hanggang doon sa kabila. 5, 6, 7, 8. Okay? So, lagyan mo ng stitch marker yan. Yung mga part na yan. Ganun din doon sa kabila. Ganun din doon sa kabila, lagyan mo ng stitch marker. Dahil wala na ako stitch marker, bikin naman. Charot. Okay, lagyan nyo na lang din dyan. Okay, yung part na yon, magtatrabaho lang tayo dito sa outer loops. Okay? So, outer loops. Ito yung full stitch natin, no? Ito yung inner loops. Yan, ito yung inner. Ito yung mga loops na malapit sa atin. Okay? Papunta sa atin. Outer loops naman, ito yung mga loops na palayo sa atin. Okay? So, dito tayo sa outer, gagawa ng single crochet. Yung mga nilagyan natin ng stitch marker, hindi natin siya tatrabahuhan ng single crochet. Leave it. Okay? So, from here, dito sa next stitch, kung saan walang marker, dito tayo mag-a-attach ng yarn. Sa outer loop lamang. Tusok mo ang hook mo dyan. Bahala na po kayo ng paraan kung paano kayo mag-attach. Okay, so from here, let's chain 2. 1 and 2. Okay, so this is our first stitch. And then work on 21 single crochet. So mag-i-start tayo dito sa next stitch ng 1 single crochet. 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay? So, 21 single crochet. Tapos, yung ating starting chain dito, total of 22 stitches yung na-occupy natin dito. Okay? And then, gagawa tayo ng 3 rows of this. So, let's chain 1. Turn our work. If you can see, this is this hole. Skip this one. Okay? Skip nyo yan. Kasi kapag hindi mo yan in-skip at nilagyan mo yan ng single crochet, mag-i-increase po yung ginagawa natin. Gaganon yung shape niya. Okay? So, skip this one and make single crochet into the next stitch. So, katulad lang din ng first row na ginawa natin, starting chain and then work on 21 single crochet. Magkita-kita po tayo dun sa dito. Magkita-kita tayo dito. Okay, last 2 stitches. Okay, for the third and last row, chain 1 to begin, turn our work, skip the very first stitch and then make single crochet into the next stitch. And work on single crochet all the way across. So hanggang dito yon, okay? Kita-kita na lang po tayo dito. Yan, kapag nakompleto na po natin yung 3 rows of 22 stitches, kailangan natin na chain 1 para ilock natin to and then cut the yarn. Okay, yung kabilang side naman po ang tatrabahuhin natin. So, katulad ng sinabi ko, skip natin yung mga stitches na mayroong marker. Doon tayo sa kasunod. Outer loops only. Attach your yarn. And then chain 2. 1 and 2. Work on 21 single crochet. Of course, outer loops only. Okay. So, magkita-kita po tayo dito sa part na to. Sa last stitch, yung walang marker. Okay, after the first row, repeat lang the same pattern hanggang sa makomplete po natin yung 3 rows. Okay, so makita-kita na lang tayo kapag kamalinis nyo na siyang natapos. Okay, meron 3 rows sa magkabilang side at na-weave nyo na po yung mga dulo-dulo. Okay, as you can see dito sa sample na to, magkaiba yung ginawa ko. Ano, magkaiba ito, wala tong long single crochet. Ayan, ito po yung final design ko, ano, yung may long single crochet. Kasi mas maganda siya para dito sa part na to sa may zipper, hindi siya nakalubog. Kasi nakasupport yung, itong part na to nakasupport sa kanya para hindi siya lumubog. Unlike nung ganito lang siya, ayan, ganito po siyang kalalabasan, masyadong nakalubog yung sa may zipper, okay? So, wag nyong gagayahin ito. Don't gaya-gaya this one. Okay, zipper part. Pero teka-teka lang po muna, 23 minutes na po itong video natin, hindi na kaya ng phone memory para ituloy pa ang tutorial. So gagawin ko naman po bukas at ito na lang po muna ang gawin ninyo, itong part na ito. Salamat po sa inyong panonood. See you next time.